Mga kabrigada, inihayag po ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang work in progress ang demokrasya sa Pilipinas. Pero sinabi ho ng Pangulo sa kanyang intervention sa Virtual Summit for Democracy na inorganisa ng US na nananatiling malaya ang bansa. Ipinunto niya na bagamat kinokonsidera ang Pilipinas bilang oldest democracy in Asia, ay hindi perpekto ang governance nito. Ipinaliwanag niya na patuloy na nagiging hamon ng korupsyon, kahirapan, kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas. Sinabi ho ng Pangulo na pinapahina ng mga ito ang mga institusyon at napagkakaitan rin ang maraming Pilipino ng democratic agencies. Pinuri ng United Nations World Tourism Organization ang Sustainable Tourism Advertisement Drive ng Department of Tourism dito sa Pilipinas. Inihayag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ang Have a Safe Trip Pinas ng DOT ay pinuri bilang isa sa mga exceptional stories of sustainable tourism sa 2021 UNWTO Tourism Video Competition. Ang ad na ito ay inilunsad noong 2020 ay nagpapakita kung paano maaring maging ligtas at masaya ang paglalakbay sa gitna pa rin ng umiiral na pandemya ng COVID-19 habang binibigyang diin ang mga benepisyo ng turismo sa ating komunidad. Itinatampok din dito ang mga manggagawang apektado ng pandemya mula sa Boracay Island, ang unang destinasyon ng mga turista sa bansa na nagbukas mula noong pandemya. Napag-alaman ang dalawang video entries ay nakabase ho sa dalawang kategorya na kinabibilangan ng tourism and decade of action at exceptional stories of sustainability. Para po sa senatorial elections, ano? Ang lumilitaw po dito sa survey na ito na medyo malayo po kayo, Kong. Ito pala. Sa dami po ng mga kandidatong nandiyan, nag-file ng COC as of October. Ito pong survey, October 20 to 23. Kayo po ay nasa 5% lamang po ang nakuha ninyo at ang ranking po ninyo ay nasa 25 to 26. Hindi po ba kayo nadi-discourage sa numero na to? Hindi nyo ba naisip na mukhang itong labanan sa pagkasinador ay pang sikat na at pang may pera na at may mga name recall na pang Dante? Hindi naman ako nababahala, Katunying. Ang totoo niyan, nagagamit kong isa sa batayan niyan para siguro lalong makagawa tayo ng paraan para ganap na makilala ng taong bayan kung sino si Rodante Marcoleta, sapagkat ang nakikita kong isang katotohanan dyan ay yung pagkakakilala nila sa akin ay mababa pa nung ako ay mag-file ng COC. Ngunit napansin ko rin, nakita ko kalakip din ng datos na yan, yun namang conversion na nakikita ko kapag naalala nila at naungkat sa kanila yung pangalang Rodante Marcoleta, mas mataas naman kesa sa mga ibang nakita ko na mataas ang kanilang tinatawag na awareness. Kaya sa tingin ko, ang pinaka-challenge dito, Katunying, ay kailangang mapataas yung awareness. Kasi maaaring kakilala nila ko, ngunit ang karamihan sa kanila, hindi naman nila alam na ako'y tumatakbo bilang senador. Ito yung naging challenge para sa akin. Kaya sinikap natin na gumawa ng maraming kaparaanan, lalong-lalo na yung pagpunta sa iba't ibang mga lugar. At maganda naman ang nagiging nakita kong resulta initially, sapagkat kung ang magiging batayan ay yung pagpunta ko sa iba't ibang lugar na noon ay wala namang talagang bumabati sa akin, mauusay na siguro kung may dalawang bumati sa akin nung ako ay hindi pa nagpupunta sa iba't ibang lugar. Ngayon ay masasabi ko na halos nakikilala tayo unti-unti ng mga tao. Bago ko lang iwanan yung punto na yun, so kayo po mismo, Congressman Marcoleta, ay naniniwala naman sa survey as a gauge or a measurement kung nasasaan na kayo. Kasi may mga kandidato na kapag hindi maganda yung numero nila sa survey, so yun, di ako naniniwala sa survey na yan. Ano pong take nyo doon, Kong?
Naniniwala ako sa punto na maaring may pinagbasihan sila na iba't ibang factors, maaring yung iba naman na mga factors ay hindi nila na-capture. Halimbawa, sa isang lugar o sa isang panahon na kanilang pinagsurvey, maaring may deficiency sa ibang pamamaraan, maaring doon sa lugar na kanilang pinagkunan ng respondents ay talagang wala pang awareness o wala pa kung naipunla na awareness. Kaya ang ginawa natin ay gumawa na tayo ng iba't ibang pamamaraan. Siguro napapansin mo na rin kahit sa mga radyo at saka sa television ay nagpadala na rin tayo ng mga political ads kahit na medyo napakahirap ng kalagayan sapagkat nag-uumpisa tayo. Hindi lang tayo kasing dami ng resources ng iba't ibang mga kandidato na kilala mo naman lahat. Ito siguro yung pinaka-challenge. Maganda naman at kahit papano may mga kaibigan naman tayo na nakakaalam ng ating disadvantage against the traditional politicians that have been habiting the Senate for quite some time. Meron po ba kayong tinitingnan parang personal deadline ano para po masukat kung kayo ba ay sasampa o magkakaroon ng malaking tsansa na makapasok sa Magic 12 say hanggang Pebrero o hanggang Marso o ito po tuloy-tuloy na kung hanggang sa matapos wala. Do you ever entertain in your mind the possibility of withdrawing from the race? Hindi ko naman iniisip yung aatras tayo sa ganitong panahon sapagkat unang-una nung ako ay madrop sa PDP laban, ipinangako naman sa akin ng partido, lalong-lalo na ang Pangulo ng Republika, na bibigyan tayo ng suporta kung ang pag-uusapan ay yung ikakikilala ni Rodante Marcoleta sa lahat ng ating mga butante. At sabi niya sa akin na huwag kang maghalala sapagkat mahaba pa naman ang panahon. Ako'y naniniwala na sa bandang huli kanya ay may pagtatagumpay natin yung layunin natin na kayong katulad mo kanya at ang ibang kasama pang gusto kong manalo, kalaunan ay tayo rin naman ang magtatagumpay. So inaasahan ko, Katunyig, na ang PDP laban at ang Pangulo ng Republika ay makagagawa ng mga bagay-bagay na matulungan naman tayo na makilala ng marami nating mga butante, mga kababayan, lalong-lalo na yung pinaglalaban natin at kung ano ang layunin natin at advocacy para sa ating bansa. Ang numero nyo noong October ay pang 25 to 26 lamang. Ano po yung ideal sa tingin nyo until immediately before election day, ang pwesto na nararapat po sa inyo para mas malaki ang chance ang manalo? Yung mga adviser ng PDP laban ang nagsasabi niyan na wala ka pa namang problema, sabi nila, sapagkat kahit yung nung kinuna nila yung statistics na yan October, talaga kanyang mababa yung awareness, pero ang nakikita namin yung conversion rate mo kanya ay mataas kesa doon sa mga kasama mo na mataas na yung awareness. Kaya kanya, kapag ang iyong statistics, sabi niya, yung datos na yan ay pumalo sa ganitong numero, sabi ng ganun, hindi ko na lang sinasabi ngayon, ay malaki ang tsansa na may pagtagumpay natin ang iyong candidacy. Yun naman ang kanilang sinasabi sapagkat back out din sila ng napakaraming mga impormasyon na kanilang pinagbabasihan. Kadante, how important is BBM support sa inyo pong chance na manalo? Palagay ko napakalaki ng suporta rin ni BBM sapagkat nakikita ko naman kung gaano karami ang mga taong sumusuporta sa kanya kung ang pagbabasihan natin ay yung mga karaban na ginaganap sa napakaraming mga lugar at sa napakarami ng pagkakataon. Ang isa nga dyan ay sinaksihan ko dahil na rin sa imbitasyon na ako'y sumama sapagkat alam mo rin naman na sa Quezon City
ay kaibigan natin si Mike Defensor na tumatakbo ring mayor ng siyudad. Opo. Okay, puntahan naman natin yung binanggit nyo kanina. Sabi nyo, dati padala-dalawa lang yung nakakakilala sa inyo, pero ngayon marami na nakakakilala. Paano nyo ba gustong makilala kayo ng mga tao? Pag, uy, si Kadante, paano nyo ba gusto kayong ma-recognize ng mga tao? Bilang ano? Ano ba ang maipagmamalaki nyo sa amin? Ang magsisimula ako doon sa mga pangunang bati nila sa akin sa tuwing ako'y pupunta sa mga iba't ibang lugar. Mm-hmm. Halimbawa, nung ako'y makarating sa Davao City, ito nga dahil sa unang pagpunta at pagbisita sa mga lugar na inassign sa akin, dati naman ay talagang walang nakakakilala sa akin sa tuwing ako'y pupunta, maliban na lang siguro yung mangilan-ngilan. Pero ngayon sa airport pa lang, mm-hmm, makikita mo na yung dami ng gustong magpa-selfie. Kuminsan nga ako'y yung pagpa-selfie, hindi naman ako sanay dito, pero ito talagang hindi 10, hindi 20, talagang maramihan ito. At talagang nag-uunahan pa nga yung mga iba. Kaya sabi ko, at pagdating sa mga tindahan, at kuminsan makikita mo na lang, biglang merong tatayo na isang billboard na malaki na hindi naman ako ang nagpagawa nun. Magtatakot ka, Tunjing, na bigla na lang ako magkakaroon ng isang headquarters halimbawa sa Davao na hindi naman ako ang gumawa, kundi yung mga supporters pala natin. Mm. At bigla na lang darating yung mga taong talagang iginagalang nila sa lugar na yon. Ayoko na lang banggitin ang mga pangalan nila sapagkat wala naman akong hindi naman ako kumuha ng authority sa kanila para banggitin ko yung mga pangalan. Ngunit ang masasabi ko sa iyo, mga taong tinitingala sa mga lugar na yon, sila pa yung pupunta. Samantalang ang plano ay ako sana ang pupunta sa kanila para kahit paano ay makahingi tayo ng konting panahon na makilala nila tayo at kung ano yung ating gustong i-advocate sa pagtakbo natin bilang isang senador. Ito yung nakapagbibigay ng inspirasyon sa akin na hindi ko inaakala na pagkano mabas pala ako sa mga iba't ibang lugar, ay ganun karami naman pala yung nagsasabi sa amin na kumisang tatawagin nila akong idol. Mm. At kung sasabihin nila, halos sabihin nila, basta ikaw ang number one sa balota namin, wala kaming ibubotong ibang senador, kaya mabuti na kanya yung isang ibuboto namin. Ganun ang palagi nilang sinasabi. Di dapat pala talaga mag-adapt na kayo talaga sa sitwasyon na Kadante na marunong na rin kayo mag-selfie-selfie. Pag kami nakapag-selfie sa inyo, wala nang tanggi-tanggi. Dapat na, meron kasing mga pasensya na, si Kadante kasi, senior citizen na ba kayo? Matagal na tayong senior kanto niya eh. Meron kasing mga senior citizen na ayaw nang tanggapin yung technology pero wala kayong choice, kailangan nyo nang harapin po ito. Yung selfie nga lang, selfies, meron kayong, I'm sure may Facebook kayo, may Instagram, meron ba kayo Instagram? Yung Twitter, hindi ako masyado sa Twitter. Napag-aaralan ko na rin yan, Kato niya, kaya marunong na rin akong mag-Viber ngayon at pati yung mga messaging sa Viber, kaya ko na rin. Dati, talaga ako'y nagpapatulong sa napakaraming mga staff ko para lang maipadala yung napakaraming dapat na isend sa mga kaibigan. Pero ngayon, kahit ako, kayang-kaya ko nang ibato lahat yung mga political ads na gusto nilang kunin mula sa akin. Opo. Okay, by the way, ngayon po pinapanood tayo ng almost 15,000 mga live viewers po ito. O, gusto ko lang sabihin sa mga nanonood, yung kausap po natin, kung hindi nyo pa kilala, si Kadante Marcoleta, kandidato po siya sa pagkasenador sa ilalim po ng PDP laban, pero kahit na 60 plus years old na po siya, inampun po siya ng BBM Sara Tandem. Okay, kung merong natutunan